Hi, Mommy Park is here at nandito ako sa aking bahay. Wala ako sa store. Maaga akong pumunta dito sa bahay. So nakikita nyo yun. Yun yung aking mga alagang baboy. Ayan. Pinakain ko na yung mga yan. Tapos, meron din ako dito sa likod. Yan. Anak lang yan nung ano. Anak lang yan nung aking malaking teddy bear doon. Meron akong life-size teddy bear. Tapos ito, anak lang ito. Ayan. Diba, gulo-guluhan dito sa so, hindi ko pwedeng i-turn yung camera kasi nandito yung mga anak ko natutulog. Kasalita ako ng salita dito. So, yan. So, today, ang pag-aaralan natin or tatalakayin natin or i-advise ko sa inyo is about jack of all trade but master of none. Oh, may kasunod. But oftentimes, better than a master of one. Oh, di ba? Ang ganda, di ba? Paano natin marerelate yung sabi sa istorya? Sa totoo lang, lahat ng mga pumapasok sa paghahanap buhay, lalo na ang mga sari-sari store owner, sila yung mga tipo ng tao na pwede kong tawagin jack of all trade but master of none. Oftentimes better than a master of one. Ayan, sorry na interrupt ako. So, ulitin nga natin, basahin ko na nga lang. Jack of all trade is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Ah, diba? Yan. Bakit ko nasabi na ganyan ang mga sari-sari store owner? Kasi si sari-sari store owner, it's like a mother, no? Tulad ng isang ina, na hindi po pwedeng nanay ka lang, no? Lahat mas, kailangan lahat alam mo. Multitasking ka, no? Same as with the sari-sari store owner or as a sari-sari store owner, kailangan marami kang alam. Kasi pag tutulog-tulog ka sa pansitan, well, hindi ka masyadong magkakaroon ng improvement. Parang makukontento ka na lang kung ano yung usual, ano yung karaniwan na sari-sari store o typical na sari-sari store. So, ang mga sari-sari store owner, parang nanay in a sense na si nanay kailangan teacher, kailangan budgetary, kailangan wall clock, alarm clock, kailangan cook, kailangan minsan career woman pa, no? Yan. So si sari-sari store owner o ang isang sari-sari store o sari-sari store owner na ay po pwedeng maging ganyan, no? Na jack of all trades, parang lahat na lang inalam na, no? Lahat na lang inalam na, naging generalist na, no? Kesa mag-focus sa isa, mag-master sa isa. Pero tayong mga sari-sari store owner, marami tayong mga alam. Pero nag-iisa lang ang ating porte. Sari-sari store, pagtitinda, di ba? Oh, ang maganda kasi sa world of sales, lahat ng mga ano mo, lahat ng ideas mo at saka pagiging creative mo lumalabas, no? So at saka mas more kang madaling ano, feeling ko sa mga sari-sari store owner, sa mga tindera, di ba? Mas madali silang makakatch up, mas madali silang matuto, no? Kasi siguro depende din sa tao, hindi naman lahat. Kasi tayo, pag nagsari-sari store tayo, probably inaalam natin yung ating mga ano, yung ating itinitinda. So halimbawa, hindi naman tayo nagtatrabaho sa farm, pero dapat alam natin ang mga pasikot-sikot, alam natin ang sikreto ng pagpili ng itlog, 'di ba? Alam natin kung ano ang magandang itlog. So dapat ma-master natin 'yan, no? Pagdating naman sa pagiging ma-PR, no? 'Di ba? Hindi naman tayo broadcaster, hindi naman tayo singer na nagko-concert, hindi naman tayo performer, no? Na humaharap sa na nagpe-perform sa entablado at humaharap sa maraming tao. Pero dapat maging ma-PR tayo, 'di ba? Dapat medyo madaldal tayo, hindi tayo yung parang hihiya-hiya kasi nagtitinda tayo. Inaalok natin, ino-offer natin ang meron tayo sa sari-sari store. 'Di ba? O isipin mo, ha? Hindi mo kailangang mag-masteral para sa isang bagay para matutunan mo, 'di ba? Kasi pwede ka naman palang maging jack of all trade. Pwede naman pala lahat 'yan maaral mo.
'di ba? Ma-acquire mo. No, 'di ba? Nagkakaroon ka na ba ng idea? Oh, so eto na. Ayan. So si Nanay, 'di ba, budgetary. So as well as you as a sari-sari store, no? Hindi ka naman nagtapos ng accounting, pero ang galing mo sa kwentahan, 'di ba? Ang galing mo sa pagba-budget. Ang galing mo kung paano mo malalaman na may dumudugas ng benta mo, no? Kung may nawawalang item sa iyo, no? Dahil nag-i-inventory ka, inaaral mo. Hindi ka naman tapos ng accounting, no? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Pero may basic kang alam, 'di ba? Sa accounting, hindi ka pwedeng syunga-syunga, 'di ba? O ako nga eh, ang hinahina ko sa mga usaping math eh, nung college ako eh. O ngayon, kailangan mag-aral-aral ako ng konti. Dahil ba, nagtatax tayo, nag-BBIR tayo, nag-i-inventory tayo. O diba? O, jack of all trades. Diba, lahat pwede mo aralin, lahat pwede mo nang sakupin. Multitasking ka. No? Hindi natatapos at hindi nag-i-end sa karir na tinapos mo ang iyong buhay. No, kung ikaw ay sari-sari store owner at kahit, limbawa, tapos ka ng engineering, tapos sari-sari store owner ka, o, ano ang relasyon ng dalawa na yon? Eh parang ang layo, 'di ba? Dapat ang kinuha niya, dapat pinasok niya ang sales, eh dapat management, business management, ganyan ang mga tinapos or kaya accountancy, pero engineering, 'di ba? So, ibig sabihin, ang pag-aaral ay hindi limitado. Lahat pwede mong aralin. Lahat pwede mong i-trade, 'no? Lahat pwede. Nasa sayo lang kung paano mo aaralin at kung paano mo papasukin, 'di ba? Hindi porque teacher ka lang, master mo teacher, eh hindi ka na pwedeng magsari-sari store. Aba, hindi na uso ngayon ang isa lang ang trabaho, isa lang ang profesyon. Kailangan eh marami kang alam lalo na sa sales, 'di ba? Maraming teacher diyan nag-online pa extra, 'di ba? Maraming sari-sari store na nga diyan and nagpipiso net pa, may tindang piso net, ganyan. Meron pang nag-o-offer pa ng mga print ganyan o 'di ba? Eh, yun, di ba, pag-iisipin natin, pagtungkol sa computer, mga computer science, mga computer science courses lang ang mga nakakaalam niyan at may porte niyan. Pero ikaw, na simpleng sari-sari store owner, pwede mo palang gawin yan. Dahil pwede mong maaral, no? Lalo ngayon, napaka-accessible ng mga gadgets, no? Ng napakadaling matuto ngayon. Mag-search ka lang sa Google at manood ka ng YouTube, marunong ka na. Di ba? So, ibig sabihin pala, ang pagiging jack of all trade but master of none, ay hindi totoong praises yan. Dahil ito talaga ang totoong praises niyan, di ba? Jack of all trade is a master of none. But, oftentimes better than a master of one. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko, no? Kumbaga ba, widen your horizon. Huwag kang lang mag-stick sa isa, no? Okay lang yan, lahat alam mo, di ba? Mas masarap kayang sabihin, dami mong alam. Aba, panindigan mo talaga, dapat marami akong alam dahil hindi ako pwedeng syunga-syunga, di ba? Hindi ako po pwedeng tutulog-tulog sa pansitan dahil tindahan ako. Kailangan marami akong alam, lalo na sa mga binibenta kong produkto, di ba? Kung hindi ako maalam at kung hindi ako ma-PR, aba, paano kikita ang store, no? Paano ka mabibilan? Paano ka magkakaroon ng sales, di ba? So, halimbawa, yan, limbawa ko na, shout out kay Ma'am Yvonne Bautista, mentor ko yan dito sa pag-YouTube ko. Diba? Kumbaga ba ay siya, pagsasari-sari store lang, nag-vlog. Sabi nga niya, nauna pa nga daw niya ako nakitang nag-vlog, tapos nauna pa siyang na-monetize. Ako kasi wala, meron akong mga personal na inuune, diba? Nung una kasi hindi ko naman talaga masyadong napupukusan tong YouTube. Pero siya, isipin mo, ang daming humihingi ng advice sa kanya, not just only for sari-sari store but only for YouTube. O, di ba? So ibig sabihin, hindi mo kailangan ang master mo lang ay ganito. Pwede mong lahat masterin, pwede mong lahat aralin, di ba? It's okay to be a jack of all trade. Sa totoo lang, mas magaling ang mga taong jack of all trade kaysa dun sa mga hindi ko naman sinasabing mas magaling pa sa akin yung isang bagay na yung isang ganito, ganyan. Kasi, kumbaga ba, parang tayo, open kasi tayo. Ang mangyayari kasi nun, mas
ano ba tawag doon? Mas open-minded tayo, mas bukas tayo sa mga bagong ano, mga bagong pag-aaral o mga bagong kaalaman, no? Compare doon sa mga nagma-master lang. Kasi madalas kasi doon sa ibang mga may master, nag-i-stick na lang sila doon. Hindi ko naman nila lahat, ha? Dati kasi ganoon. Kapag teacher ka lang, teacher ka lang. Kapag ka doktor ka lang, doktor ka lang. Kapag ka engineer ka, engineer ka lang. Pag tindera ka, hanggang tindera ka na lang. Pero hindi natin alam, meron pa pala tayong mga bagay na pwede pang mas gawin at mas makakatulong sa atin para kumita. Diba? So, mamili ka. Gusto mo bang maging jack of all trade? Ha? O gusto mo bang maging master of none? So, ako, parehas lang. No? Pero mas gawa ko din sa jack of all trade. Mas maganda ng marami kang alam kahit basic lang ng bawat isang bagay. At least, ano man ang mangyari sa sitwasyon, alam mo. Diba? Parang ganito yan eh. Halimbawa, hindi ka marunong mag-drive. Eh, nagkaroon ng ano? Nagkaroon ng zombie-zombiehan. Ngayon, para maka-escape ka lang, para makaligtas ka, kailangan may sasakyan. Kaya lang, hindi ka marunong mag-drive. Paano yun? Diba? So, kung marunong ka mag-drive, at least, diba? Makakaano ka? Makaka-escape ka kay zombie. Ganun lang yun, diba? O, halimbawa, hindi ka naman tapos ng accountancy. O, ayan, mag-BIR ka. Simple lang naman yung BIR mo. O, dahil wala kang alam, nag-hire ka pa ng bookkeeper na pwede mo naman gawin sa sarili mo. O, diba? So, kung may alam ka, kahit pa paano, hindi mo na kailangan gumastos para mag-hire ng bookkeeper. At least, ikaw na gagawa ng ano mo. Ikaw na gagawa ng presentation mo ng ano. Ng, ano ba tawag yan? Ng mga books of accounts mo. O, diba? So, hindi masamang maging jack of all trade. Dapat, yan yung mga ugali natin ngayon. Lahat dapat alam natin para hindi tayo maloko. Sa dami ng manluloko ngayon, no? Sa dami ng scam. Kailangan alam natin. Kahit basic man lang. Halimbawa, kay isang taong dapat may basic knowledge ka man lang sa accountancy. Diba? May basic knowledge ka man lang sa sales. May basic knowledge ka sa computer. May basic knowledge ka sa kung paano ka magkaroon ng mga suki, convincing power. O, diba? So, dapat tayong mga kahit hindi man sari-sari store owner, diba? Let's be all jack of all trade. It's right. Hindi masama ang maging jack of all trade, no? Dahil mas maganda ang may alam, no? Mas maganda. Hindi yung konting bagay lang dahil hindi yun ang minaster mo, tanong ka ng tanong. No? Kung may basic knowledge ka, at least kahit papaano, hindi mo na kailangan pang magtanong ng magtanong. Diba? Konting pag-aaral na lang ang kailangan mo para masundan, diba? Madagdagan, masundutan yung konting alam mo. Diba? Ganun lang yun. Diba? So, ikaw kahit dalaga ka, halimbawa, hindi porkit dalaga ka, wala ka nang alam pagdating sa mga ano, pagdating sa pagiging, sa mga reproductive system, pagka gusto mo nang maging nanay. Diba? Walang masamang mag-advance ano ka, mag-acquire ka ng advanced knowledge, 'di ba? Mas maganda 'yon, yung ganoon, yung advanced, 'di ba? Far advanced pa kung gusto mo, 'di ba? Bongga. So, sa'yo, galing maging jack of all trade nang sa ganoon ay marami kang mas maisip na bagay na makapag-i-improve sa iyong sarili at sa iyong paghahanap buhay. This is Mommy Park. This is Team Park. If you like my advice, you can share it. You can subscribe. Fighting. Ting, 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 ting.